Ayan, mapagpalang araw po mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa aking channel. Ayan mga ka-farmers, so nagla-land prep kami dito sa pagtatamnan ng Ampalaya. So ito, hanggang dun po yan. Bali, siyam na plot po yan mga ka-farmers. No? Yung pagkakasyahin ko dito ay 250 seeds po mga ka-farmers. So ito pong isang plot ay abot po siya ng 27 kapuno kapag natamnan. So dito lang po yung inararo namin ng kalabaw, tapos inaano lang po ng hand tractor para po madurog ng po yung kanyang mga tipak na lupa. Tapos ipa-plot po ulit namin yan dito, tapos tatabunan ng plastic mulch. So bali yung plastic mulch na gamitin ko dito mga ka-farmers ay 4 feet kasi naubusan na po ako ng 3 feet na inilagay ko po dito sa sili. Kaya 4 feet na lang. So mas maganda naman yun kasi para malapad po yung plot niya. Para malayo po yung mararating ng ugat ng Ampalaya. So ito po yung kinalabasan niya mga farmers, no, inararo ng kalabaw. So itong plot, so mahigit po ito siguro na 6 na ginawa ko pong 6 feet para po yung sobrang lupa ay gagawin pong ano pang plot para tumaas po konti kasi matubig po to dito kapag naulan na. So ayan, yung tawag po sa amin yan mga ka-farmers ay ligis, no, para madurog po yung lupa. So yung kanyang suyod, ayan, suyod po yung kinakabit. So buti na lang po mga ka-farmers, no, uminit ngayon. Siguro pang-apat na araw po itong uminit. Kaya tuyo yung lupa, kaya mas madali pong araruin at saka para mas mabilis pong madurog-durog yung lupa kapag nadaanan po ng suyod ng ano ng hand tractor. So dito, ito naman yung ano nung, so bukas ito mga ka-farmers, so mag-aabuno na ako dito. So pangatlong araw na po ito bukas ng aking talong na Calexto F1. At so dito magdudugtong ulit kami dito mga ka-farmers, no, para doon sa pangalawang ano. So pangalawang binhi ko doon na mahigit 8 tree po 'yon. So ayan na ito kanina. So mas maganda po talaga mga ka-farmers na naararuin ng kalabaw tapos susuyo rin ng hand tractor kasi nadudurog po ng masyado yung lupa. So sana wag po muna ng umulan at tuloy-tuloy lang muna yung araw. Para hindi po maputik. So, kasi dati to dito mga farmers matubig. Tapos nahihirapan po kami ni Kuya magplat dahil nga mano-mano lang, pala lang talaga yung ginamit namin dito dahil nga ay basa yung lupa. Kaya natagalan kami. So ngayon kung di uulan, so mabilis na lang po to para sa amin dahil ay ito na talagang durog po yung lupa. Tapos madali lang po magpa-plot dito kasi ito na po yung itsura ng lupa kaysa sa dati na masyadong malagkit po mga ka-farmers nung pagtanim namin dito. Talagang malagkit po mga ka-farmers kaya nahirapan kami ni Kuya at natagalan sa pag-plot. So talagang yung pag-plot namin dito ay maputik po yung ano. So mabuti naman po yun nga ang sabi ko ay nag ano po ngayon yung araw, nagpabor po. So sana umaraw kahit nga isang linggo para naman makapagtanim na kami dito lahat-lahat. So matanim na namin yung Ampalaya at saka matapos na rin namin yung pagplat dyan. So yun lang po mga ka-farmers, no, update lang po dito. So yan, ito po dito mga ka-farmers, no, pagkakasyain ko po dito yung 250 seeds pero di ko pa naman po yung napunla at saka di ko pa po nabuksan yung lata pero yung nakalagay doon ay 250 seeds. So kung kukulang, so bibili na lang ako ng ibang variety. So yung variety na itatanim ko dito mga ka-farmers ay Galaxy Max F1. So pag nagkulang yung seeds ko dito sa ditong area na to ay bibili na lang ulit ako ng Mestiza F1. At saka meron ako dong F2 seeds, no, yung bininhi ko doon sa Ampalaya ko. So kung ano hindi magkasya yung Galaxy Max do, F2 seeds na yung tatanim ko dito. At saka dito mga ka-farmers, no. So nagkulang ako kasi ng punla ng ano ng sili. Kaya magpupunla na lang po ulit ako. So hindi pa rin ako nakapagpunla. So yan, na dalawang plot pa hindi natamnan at saka ito hindi natabunan at ditong space. So magpupunla ako. Okay lang yan mga ka-farmers, no. At least may pahabol ako. So yan, maganda na po yung sibol niya. At sa next ayan pa pangalawang beses ko na tong naabunuan. Sa next niyang abono, so talagang makikita na po mga ka-farmers yung kanyang paglago. So sa ngayon, dahil nga ngayon lang talaga gumanda yung panahon,
Kaya medyo nadidili po siya mga kaparmasayan. Titingnan niya po, may mga suwi na po siyang lumalabas. Ayan. So bumabawi na po yan dahil nga umaraw na po ngayon. So yan lang po mga ka-farmers, no. In-update ko lang po itong pagtatamna namin ng apalaya. So bali magpa-plot pala kami dito. So update ko na lang ulit next kung magtatabo na kami or magpapatubo na ako ng binhi. Kasi marami pa kaming ginagawa at busy pa at may iba pang lalakarin. So marami pa talaga kaming gagawin dito mga farmers, no, at pupunta kami pa doon sa bundok na yon. Magkukuha po kami doon ng bulo. Yung bulo po tawag sa amin dito para gagawin naming mga poste at parang bahay ng apalaya. So tulad po na nilagay ko dito sa aking talungan, ito po mga farmers, ito po yung bulo sa amin. So yan, doon po sa bundok na yon, doon po kami kukuha niyan. So malayo. So bali ka makakapasok naman po yung mga tricycle doon. At para makakuha kami doon. Yun na po mga ka-farmers, no. Update ko lang po dito ang lahat ng mga ginagawa namin dito. Ayan, may mga tumutubo na po yung ng mga damo sa gilid ng plastic mulch. So kaya kung hindi pa kami gumamit ng plastic mulch mga ka-farmers, no, talagang babalutin ng damo itong mga ano namin. Tsaka dalawa pa lang naman kami ni Kuya, wala namang ibang tao na pwede na may pagtrabaho dito, kaya kami lang, solo lang naming dalawa lang po talaga kami ni Kuya. So yun, hanggang dito na lang po mga ka-farmers, no. At yan, kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe at saka pindutin ang notification bell para ma-update ko po kayo lagi sa dito po sa aking mga aming ginagawa dito sa aming farm. So ayan, maraming salamat, God bless po at saka happy farming po sa lahat.